Tell us in the comment. Don't forget to hit the like button and share this video with everyone you know. Yung medyo gawing medyo comedic or medyo ano siya, double meaning yung ano. Kanino idea yun? Actually, kay Bo, siya yung nagsasabi ng mga ng mga ganong mga kanta. Kasi ano, pag nag-uusap kami, una namin iniisip yung title talaga ng kanta muna. Kunwari, gawa tayo ng kanta na ganito. Gawa tayo ng kanta na parang tungkol sa saging, ganun. Yes. We played the first song entitled Happy sa una by Papsicles, ano? Ano ba to? Yung title kasi niya medyo, hindi ko alam, parang double meaning din ang dating sa akin eh. So, pwede ko siyang basahin na happy sa una or happy sauna. Ano ba to? Well, siguro, Bok, anong mo dito? Kasi, ang idea niya is about pabitin. Kumbaga, parang laging sa una lang yung sarap. Kaya parang yung title niya is to be happy sauna. Pwede rin siya maging happy sauna, which is sarado na yata ngayon yun eh, sa may ipot. Yon. Para sa hindi nakaka-relate, sauna or happy sauna is yon. Sauna. Happy yung pangalan. Happy yung pangalan. So ibig sabihin, Bok, is nire-relate mo yung experience sa sauna at experience sa relationship na parang sinasabi din ng kanta na sa una lang siya masaya or sa una lang siya happy. Parang ganyan. Pwede natin siya ihalim tulad sa mga taong mga pinaasa no, mga minamahal nila. Okay. Sakit nun? Oo. Si Ellis, since na Shackles, meron ka bang natatandaan na may memorable na experience or performance niyo sa banda? Pinaka-memorable sa inyo? Yung sa akin, sir, pinaka-memorable namin EP launch namin noong July 20. EP launch to? San to? Sa Tomato Cake. Dito po sa may mall. San banda yung Tomato Cake? Ito ba yung sa may QC? Timog? Maraton. Ayun. Okay. Noong ano yung career, noong July 2019. So, nandun lahat ng tropa, opisina, family. Kaya, sobrang memorable para sa akin. How about si Bok? Ano? Yun din. Sa EP launch, kasi doon ko nakita yung hype ng mga tao na nalunod sa atin. Mga parang doon namin na kita na nagustuhan nila yung mga kanta na kahit pa paano. Yun. Yun din. Sa EP launch, kasi doon ko nakita yung hype ng mga tao na nalunod sa atin. Mga parang doon namin na kita na nagustuhan nila yung mga kanta na kahit pa paano. How about si Ellis? Same din ba? Same yung memorable yung pinakaunang gig namin tsaka yung EP launch. Yung pinakaunang gig kasi sobrang kabado kami noon talaga. Sobrang memorable talaga. Unang beses namin tutugtugin sa harap ng tayo mga compose namin na kanta. Tapos yung EP launch, nandun lahat ng mga kaibigan namin, mga mahal sa buhay. Kaya sobrang saya. So para sa akin yung dalawang yun yung memorable na gig. Okay, thank you, Eli. I kinda like the song. Much better than the first one. Kung hindi lang sa beat, parang love song talaga eh. Even, I mean, the lyrics, the message, is really a love song. Yung you guys have a way of ano, rendering it lang differently, which is more like punk rock talaga. So that was I kind of like the song. Much better than the first one. Kung hindi lang sa beat, parang love song talaga eh. Even, I mean, the lyrics, the message, is really a love song. Yung you guys have a way of ano, rendering it lang differently, which is more like punk rock talaga.
So that was Huling Liham ni Jumar by the Papsicles. You're still here on NAPALM with our guest band Papsicles. Yung Huling Liham ni Jumar, yun, no? Anong, what's the story behind? What's the story behind this? Si Ellis muna siguro sa ano nito? Sasagot ng question na to. Bakit Huling Liham ni Jumar? Memorable na performance. Itong next question naman, pinaka-challenging or pinaka-medyo hindi mo gustong experience sa pagbabanda. Sa'yo, Bok, anong medyo ano sa'yo? Hindi... Siguro para sa akin yung, ano, yung first gig namin. Kasi sa first gig, andun yung hype namin na gusto namin tumugtog. Pero andun yung sobrang pressure na sobrang kabado ka kasi hindi mo alam kung magugustuhan din nila yung mga kanta namin. Kaya parang ako kahit ako, nagpapanda na ako dati, pero parang andun ako nung time na yon para tumugtog. Parang back to zero ulit ako. Parang ganun. Okay. Kasi yung parang pinaka-challenging. Palyado pa yung mga para sa akin, medyo palyado yung kanta namin. No? Kaya, Thank you, Bob. So, sa mga kanta, yung lumalabas yung influence, no? Nabanggit nyo kanina, Bob Kamikaze, Blink-182. Yun yung parang maririnig mo sa kanta. So, lumalabas dun yung influence talaga. No? So, the same question for Jay. Jay, sa'yo, anong pinaka-challenging performance mo sa banda, sa Popsicles? Yung sa akin, sir, yung nakapiti kami. Kasi last year lang rin yun. So, ang dami rin namin pagdating sa kami na po yung mag-perform. Ang dami po naging nag-perform. So, nasira yung speaker, nasira yung mic, nawala yung mic. So yun, yung parang memorable din sa akin na bad experience para sa akin. Okay. Thank you, Jay. So, sa... Sakit siya actually. Called hypokalemia. Pero kasing ganong sakit yung kaibigan namin na dating member namin. Tapos, yun, ginawa namin siya ng kanta pag sa sakit niya. Yun. Ano itong hypokalemia? Anong relationship niya sa potassium saka sa ano? Hindi, for dun sa mga ibang hindi masyadong familiar. Hypokalemia, yung potassium is yung ba is parang ano, deficiency ba sa isang ano, nutrition, parang ganun. Ano ba siya? Hypokalemia is nanghihina yung mga siguro, tuhod mo gano'n, hindi ka makatayo. Parang kaya doon namin na ipasok yung mga naninigas, tumitigas, yung mga gano'n. Kasi kailangan mo ng potassium para makatayo ka o makabangon ka ulit. Tapos kung gusto mong gawin, parang gano'n. So doon sa kanta na pakinggan ko niya, tuloy, nakakatawa. Yung time yung oras para sa pagbabanda. Hindi naman sa sobrang oras, pero ano lang, kailangan nyo lang manage yung oras. Saka yun, more practice din. Saka sa banda, iwas din ang away, kailangan wala rin sa problema para masasabi ng ito. Ayun. Thank you, Jay. Kaway-away. Kasi pa nag-away-away kayo, saka kayo masasira. Kumaga, kung matas yung pride ito isa, huwag yung sabayan. Kumaga, kailangan give and take din. Parang may relasyon na, parang may girlfriend, boyfriend, gano'n. Give and take lang talaga. Tsaka, time management, yun ang kailangan. Time management. Kumbaga, enjoy lang. Oo, enjoy nyo lang. So, for Ellis, same question. Promise, napakahirap. Kami, bago kami sumikat ng ganito, marami kami pinagdaanan. Na-joke lang. Pero ako nga, wag niyong goal yung sumikat kayo. Wag. Kailangan enjoy nyo lang, tapos gawa lang kayo ng gawa. Mas maganda yung nag-enjoy kayo sa ginagawa nyo. Yung pagsikat kasi talagang ano lang yan eh. Hindi sigurado yan. Walang kasiguraduhan yan. Basta mahalaga mag-enjoy lang kayo. Ayun lang. Ayun. Thank you, Ellis. So, okay.
the bands that we guested before are still there. And kayo sa tingin, actually when I realized it, Popsicles is pretty young compared to the bands that we had previously guested. Talagang more than 10 years na sila, but they're still there. And you know, that for that part, I really thank you for, you know, for sticking it out kahit na sabi nyo noon na walo lang, walo yung banda members nyo before, ngayon tatlo na lang, but still you keep it together. Kaya my hats off to Popsicles for that. Thank you, sir. Thank you. Si ano muna, siguro si Ellis. Yun, itanagdag ko pala kasi napag-usapan namin sa banda before na top priority namin yung work and family. Hindi namin binabaliwala yung banda, pero syempre ayun talaga yun namin. Kung baga may conflict, halimbawa may gatherings yung family tapos may gig kami, mas mauna yung family bago yung gig. Ika-cancel namin yung gig dun tayo sa family. Walang samaan ng loob. So, maganda, medyo comedic kasi siya eh. So medyo light yung feeling kapag pinapakinggan mo. It's the same feeling kapag nakikinig ka to bands like Parokya Nidler, Kamikaze, which is parang light yung mood niya, tapos masaya yung ano, matatawa ka sa lyrics, medyo double meaning, or minsan medyo sinasadyang double meaning, or may maiisip ka na double meaning. So either of the two. No? So maganda sa pakinggan kasi ano siya, kwela. And I think most naman sa atin sa mga Pinoy, mahilig tayo sa mga comedy. So sa akin, okay siya. Maganda yung variation din, na maganda na may ano tayo, may different kinds of bands kung i-compare natin sa mga unang guests natin. So ako, I definitely agree with you. If there's anything I would remember about Popsicle as a band, it's one of the happiest band I've ever come across with. Hindi yung music nila na say yung ano no, parang heavy metal punk rock na kind of ano, hindi yung beat. Yung very natured on how they answered to us, the very nature of their lyrics, talagang double meaning. Tsaka yun nga, yung pagsasagot na lang ng sa atin sa mga questions natin underlying those songs, talagang medyo nakakatawa. Isa bang naalala ko is parang Parokya ni Edgar. Stay tuned for the next episode. Only here on V81 Radio, Manila.